Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Dagang Bayan at si Dagang Baryo. Noong unang panahon, may isang dagang nakatira sa bayan. Isang araw, nakita niya ang litrato ng kanyang kaibigan mula sa probinsya. Kaya naisip niyang bisitahin ito at sorpresahin. Ah, ang baho naman ang lugar na ito. Amoy na amoy ang mababahong hayop. Malapit na siguro ang bahay ng kaibigan ko. Kumusta ka, mahal kong kaibigan? Kumusta ka? Mabuti naman. Naisipan ko lang na sorpresahin ka. Nasorpresa nga ako! Maligayang pagdating sa probinsya! Masayang-masaya ako at dumayo ka pa mula sa syudad para bisitahin ako, mahal kong kaibigan. Nagsimulang magkwentuhan ang magkaibigan. Malayo pa ang pinanggalingan mo. Marahil ay pagod ka na. Bakit hindi ka magpahinga ng saglit at ipaghahanda kita ng makakain, mahal kong kaibigan? At nagtungo si Dagang Baryo sa bukid habang si Dagang Bayan ay nagpapahinga. Ayan! Panahon na para mamitas ng sariwang mga gulay. Samantala, naubos ni Dagang Bayan ang naipong tubig habang naghihilamos. Ah, konti naman ang tubig dito. Mabuti pa sa syudad, maraming tubig. Lumabas na lamang si Dagang Bayan, inis na inis. Halika! Dito na tayo sa labas kumain. Naihinda ko na lahat ng pagkain para sa'yo. Naghanda si Dagang Baryo ng maraming kamote, sariwang mais at ng singkamas at isang pichel ng gatas. Maupo ka at kumain na tayo. At binigyan ni Dagang Baryo ng pagkain si Dagang Bayan. Yan ang pagkain nyo dito sa probinsya? Ang tabang niyan! Walang kalasa-lasa! Sinubukan ni Dagang Baryo na pasayahin ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos kumain, naisip ni Dagang Baryo na ilibot si Dagang Bayan sa kabukiran. Napakasariwa ng hangin! Naamoy ko pa ang mababangong bulaklak. Ano yung berde sa puno? Kisantes ang tawag dyan! Ilang saglit pa, may nadaanan silang nangangamoy na dumi. Huh! Ang baho naman dito! Buti pa sa syudad, malinis! Mahal kong kaibigan, sa totoo lang, hindi ko gusto ang buhay mo dito sa probinsya. Yung mga pagkain kinakain mo, napapaligiran ng mga insekto at ganitong dumi. Sumama ka sa akin sa syudad. Kalimutan mo na lahat ng ito. Pasensya ka na sa pagkain. Wala naman akong nakikitang masama dito. Lahat nga dito sariwa, mahal kong kaibigan. Gusto ko sanang sumama ka sa akin sa syudad para makita mo ang pamumuhay ko doon. Kakain tayo ng keso, pasta, mga mani at marami pang iba. Mukhang masarap nga yan! Sigurado akong magugustuhan mo doon. Sinimula na ni Dagang Bayan ang pag-impake ng gamit para umalis. Oras na para umalis ako. Salamat. Masaya ako na dalaw kita. Magkita tayo sa syudad, ha? Nagyakap ang magkaibigan at nagpaalam sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, naghanda nang umalis si Dagang Baryo upang bisitahin si Dagang Bayan sa syudad. Ang lalaki ng mga gusali, mga makikinang na sasakyan at ang sasarap ng mga makakain ko dito. Parang gusto ko na nga dito sa syudad. Sa wakas, nakarating siya sa tirahan ni Dagang Bayan. Maligayang pagdating, mahal kong kaibigan. Ito ang aking tahanan. At dinala ni Dagang Bayan ang kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Nagkwentuhan silang saglit. Nang maghain ng pananghalian ang taong bahay, nangamoy ito sa Dagang Bayan at sinabing,
Ah. Hay, halika na, Dagambaryo. Handa na ang pagkain. Tara! Sabik na sabik si Dagambaryo na matikman ang naamoy niyang pagkain. Sige, kumuha ka lang. Keso, gatas, pasta, tinapay, palaman, cake at mga prutas. Salamat! Magara pala talaga ang pamumuhay mo dito. Mukhang gusto ko na ngang manatili dito. Ngunit habang sila ay kumakain, biglang bumalik ang taong bahay. May dala pa siyang patpat para paalisin ang dalawang daga. Ah! Mga pesteng daga ito! Alis dyan! Alis! Halika dali! Magtago na tayo! Hiyang-hiya si Dagang Bayan sa kanyang kaibigan. Huwag ka mag-alala. Makakakain din tayo pagkaalis ng pagkaalis niya. Naisipan niya maglibot sa syudad hanggang sa wala ng bantay ang hapagkainan. Ipapakita ko sa iyo ang lugar kung saan matitikman mo lahat ng klase ng pagkain. Ha? Anong klaseng lugar ito? Ito ang kilala bilang department store. Nakakita sila ng isang pusang mabilis na patungo sa kanilang direksyon. Bilisan mo! Takbo! Hala! Hala! Ano yan? Ano yun? Hiningal naman ako sa ginawa natin. Isang malaking pusa. Hayaan mo, aalis din yan. Basta tahimik lang tayo dito. Pagkaalis ng pusa, pumasok sila sa loob ng department store. Nakita ni Dagambaryo ang isang bagay na parang kakaiba ang itsura. Ano ito? Wag! Panghuli yan ng daga. Anong panghuli ng daga? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero oras na kunin mo ang kesong nasa loob, mahuhuli ka niyan at hinding-hindi ka na makakalabas. Aatakihin yata ako sa puso! Hindi ko kaya ang ganito! Sobra ka naman. Kailangan mo lang mag-ingat. Ayoko lang ganito! Puro na lang takbo dito, talon dun. Palagi kang takot at tininerbios. Hindi ito ang inaasahan ko sa syudad. Palagi kang takot. Pero... Pabalik na ako sa amin, sa probinsya. Tihamak na mas tahimik doon. Pasensya ka na sa lahat ng ito. Mas gusto kong kumain ng sariwang pagkain mula sa aking hardin kaysa kumain ng masarap pero lagi ka namang takot. Mas mabuti pang mamuhay ng simple lang kaysa habulin ng marangyang klase ng buhay. At bumalik si Dagambaryo sa probinsya at doon nanatili habang buhay.